Good day mga kaprotambay! Welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng Stock Tambay. And for today's video, mag-Bitcoin price analysis tayo. Pero bago yan, remind ko lang pagkatapos mo itong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go! Okay mga kaprotambay, so kamusta ang trading journey natin? Bitcoin price analysis tayo. Okay, so start tayo mga kaprotambay, no? So yung pinaka last video natin is hindi naman gaano kaprotambay gumalaw yung price, no? So nandito pa rin tayo sa critical ranging. Okay? So wala namang ganong malalaking moves. Nakakita lang tayo ng mga pump and dump itong mga nakaraang araw. So nasa 4 hours time frame tayo mga kaprotambay. Currently, ang price ng Bitcoin is below 30,000 level, no? So ano yung pinaka price projections natin diyan? So ito mga kaprotambay, meron tayo ditong pinaka swing low, okay? So sa Binance mga kaprotambay, nabasag na 'yan eh. Yung pinaka swing low natin. Pero dito sa TradingView is hindi naman nabasag, no? So dito sa swing low mga kaprotambay, is wala naman tayong official breakout, no? So wala pa tayong confirmation ng breakdown dito sa swing low natin. So currently, ang price mga kaprotambay is nasa loob ng ranging natin at itong 30,000 level na psychological level mga kaprotambay, kung i-observe natin is still nagiging resistance na, no? Okay? So mag-iingat kayo sa mga tradings nyo mga kaprotambay. So ito mga kaprotambay, itong pump and dump na to, so nakakita tayo dito ng pinaka-failed breakout, so nag-cause siya ng pinaka-dump. So meron niyang malaking imbalance mga kaprotambay, no? So meron siyang imbalance dito na hindi naman aakapagtaka kaprotambay kung aakyat pa ang price diyan sa level na 'yan. Okay? So ang ating point of interest mga kaprotambay, so atin natin, no? From swing low to swing high, okay? Is around sakto sa 30,650, no? So ang point of interest natin na 50% is good to enter and good to exit. So from swing high to swing low, nung nandito pa yung low, kaprotambay, no? So makikita natin 30,800, then gumawa ulit ng another lower low, so ibababa lang natin yan. So 30,750, then isasagad natin kaprotambay sa pinaka-low niya, swing high from top to bottom. So ang pinaka point of interest na 50% is eksakto rin sa 30,660 mga kaprotambay, no? Kung sakali man, okay? Kung sakali man kaprotambay na hindi na aakyat pa ang price ng Bitcoin above dito sa pinaka swing high natin, ang pwedeng puntahan ng price ng Bitcoin mga kaprotambay is eto. Asan ba yung mga panulat natin diyan? Pwede yan mag-pump up to point of interest natin na 50%. Then drop at basagin na itong pinaka-swing low natin, no? So yan yung mga possible scenario, no? Possible play kung sakali man aakyat. Ito kasing 30,000 level na psychological level mga kaprotambay is nag-act na as a resistance level, okay? So punta muna tayo sa higher time frame, lagay natin siguro sa daily, no? Okay? So ito again, paalala ko lang mga kaprotambay na itong pinaka matagal na natin na swing high, 32,000 above kapag nagkaroon ng clear breakout dito sa level na to. So officially, makakalabas na tayo sa bear market. Okay? So ang possible scenario natin, okay? Kung sakali man magpa-pump, pump and dump para kunin mga kaprotambay yung mga mafo-FOMO. So pwede mag-pump ang price ng Bitcoin up to max ng 32,900 to 33,000 level, then drop, no? Possible scenario yan kaprotambay kasi si RoboCoins is still bearish mga kaprotambay, no? So ina-expect natin na bababa ang price ng Bitcoin. So yan yung mga possible scenario, pinapaalala ko lang, nabanggit ko na yan sa mga last video natin, no? So mag-iingat yung mga mafo-FOMO. So ano ba yung nangyari sa market kaprotambay, no? So kung i-check natin kaprotambay ang DXY ngayon, punta tayo sa DXY. So ang DXY ngayon is nasa 101%, no? So yung price pala ng dollar is tumubo na ng 1% mga kaprotambay, no? So tinuro ko na rin sa last video kung paano binabasa itong dollar currency index, no? Nasa 101% na. So meron na siyang recovery. Okay? So ang inaantay na lang natin is yung pumping ng DXY para basagin itong pinaka-yearly trendline natin mga kaprotambay. At kapag nabasag 'yan,
at nabasag itong mga nasa swing high natin, is yun yung pagbagsak ng mga asset. So kung i-check naman natin kapro tambay ang SPX, no? So punta tayo sa SPX, sa traditional. Okay? So itong linggo na to, mga kapro tambay, sa mga nag-o-observe, sa mga tumitingin ng mga traditional, makakakita tayo ng pumping, no? So nagkaroon ng pump sa SPX, okay? Sa Dow Jones. May kita natin ang taas ng tinaas ng Dow Jones. Then yung Nasdaq, kapro tambay, no? So sa ngayon, is bumagsak na rin yung Nasdaq. So bakit nagpump ang mga traditional? Kasi kapro tambay, kaya nagpump ang traditional itong week na to, kasi lumabas yung tinatawag na earning calendars, no? So ito, mga kapro tambay, is last week, no? So ito naglabas ng score, mga kapro tambay, okay? So this week, lagay natin sa this week, yan. Okay, Monday. So nakikita niyo yan, yung mga score yan, yung mga sa corporate, kung kumita ba sila o hindi sila kumita. So ito, mga kapro tambay, yung nilalabas na to, itong news na to, ang nangyari sa traditional is continue pumping, mga kapro tambay, no? Pero nakakita na tayo ng pinaka-top out nila. Okay, punta tayo sa Dow Jones, okay? So pump habang nilalabas yung news, mga kapro tambay. Then sa Nasdaq, kapro tambay, may kita natin by Monday. So saan by Monday? Okay, banda rito. Okay, Monday, no? Ito, mga kapro tambay, itong pump na to, itong week na to lang yan. So bakit ko sinasabi yan, kapro tambay, no? So nakakita tayo ng pump and dump, no? So kasi by next week, mga kapro tambay, next week, July 27, 2 a.m., mga kapro tambay, is lalabas ang FOMC. Okay? FOMC News, July 27, 2 a.m. yan, mga kapro tambay, no? So, magla-live tayo yan. Samahan nyo ako. Ba't ko sinasabi yon, kapro tambay? Kasi, so, etong last week, merong earning calendars, no? So, nag-pump ang traditional. Ang Bitcoin, mga kapro tambay, is hindi gumalaw. So, sa traditional, is talagang nag-pump sila. Then, meron kasi tinatawag, di ba, buy on rumors, sell on news, no? So, laging nangyayari yon. So, pumping, napakataas ng price ng mga traditional. Then, ngayong week na to, lalabas ang pinaka-FOMC result na kung titingnan natin sa CME, is 99.2% ang na-price in na magdadagdag ng 0.25 basis point na ang pinaka-interest rate, okay, is magiging 5.5, no? 5.50%, which is yan ang magpapakulaps sa market. So hindi nakakapagtaka, kapro tambay, na sa traditional next week is magda-drop yan, mga kapro tambay, no? Possible, kapro tambay, na na-reach na ng traditional yung pinaka-yearly top, no? Yung pinaka-all-time high niya ngayong taon na to. So possible na sa next preparation yan, paglabas ng mataas na interest rate, is magkukulaps ang traditional at sasabay doon ang price ng Bitcoin. Okay, kapro tambay, no? So, nag-pump yung traditional, yung Bitcoin hindi sumabay, no? Nag-steady lang siya, nagkaroon lang siya ng ranging. Okay, so beware lang kayo, pinapaalala ko lang na meron tayong paparating na event, no? So, makikita natin, kapro tambay, so tayo mga traders sa panahon ngayon, isama-samang makakasaksi ng pinakamataas na interest rate na ipapataw ng Fed, mga kapro tambay, no? 5.5. So, ano ba nangyayari, kapro tambay, kapag mataas ang interest rate? So, nagkukulaps ang economy, mga kapro tambay, no? So, lahat ng data kapag chinek natin is nagtuturo ng recession. So, maraming tao or mga small traders na hindi naniniwala sa recession. Pero based sa data, mga kapro tambay, no? So, ano ba yung mga data natin na pwedeng i-check? So, punta nga tayo dito. Okay, CPI report, no? So makikita natin, mga kapro tambay, ito, CPI to. So every time na nagko-collapse from top to bottom ang CPI, so bumababa, no? Nagkakaroon ng recession, itong pinaka-dark gray is recession. Pagdating ng 2020, makikita natin, no? 2.5, drum up lang ng 0.3, nagkaroon din ng recession. So tayo ngayon, from 9%, mga kapro tambay, no? Then drum up na ang pinaka- CPI ng 3.0, mga kapro tambay, is wala pang gray yan, at yan is papunta sa recession. Then i-check natin, kapro tambay, ito pang data na to. So dagdagan pa natin. Okay, ito. So ilang beses ko na rin itong nasabi, mga kapro tambay, no? Every time na nagpa-pump ang pinaka interest rate, okay, so simula natin dito, na once na sila is mag-cut na, ibig sabihin yung cut, yung posting,
tapos papunta sa cut is nagkakaroon ng recession, no? So tumaas, drumap, nag-post, nag-cut, nagkaroon ng recession. Tumaas, nag-post, nag-cut, year 2000, nagkaroon ng recession, mga kaprotambay, no? Tumaas, nag-post, nag-cut, nagkaroon ng recession. Tumaas, nag-post, nag-cut, nagkaroon ng recession. Ngayon, kaprotambay, currently, year 2023, tumaas, okay? So, hindi pa nagpo-posting. So, last kasi mga kaprotambay, hindi talaga totally post ang tawag dun eh. Parang nagpahinga lang sila eh, no? Then, actually, parang tuloy-tuloy pa rin silang nagtataas. Hindi pa yun ang Fed pivot na tinatawag, stage 2, no? Nasa stage 1 na kasi tayo ng Fed pivot eh. Hanggang stage 3 yan. Ang stage 2 is posting, ang stage 3 is cutting, no? So, ngayon, kaprotambay, nasa stage 1 pa lang tayo. So, once na yan is mag-post, sunod is mag-cut, okay? Based sa mga past data na pinakita ko, is nagkakaroon ng recession, no? So 99% pre-predict na magkakaroon ng recession. So kung i-check naman natin kaprotambay ang SPX, yung pump na yan, yung traditional na yan, simula bottom, ang tawag dyan kaprotambay is, we don't believe you Fed Powell rally, kaprotambay, no? So magkakaroon ng reality check. Okay, pagdating ng next FOMC, paglabas ng 5.5% interest rate na mahapde sa economy, no? So, makikita natin yan. Okay, so live natin makikita ano ba yung price reaction ng economy, no? Ng traditional, ano bang effect niya sa economy na mataas na interest rate? At ano ang price reaction ng Bitcoin sa ganyan, no? Kung ang Bitcoin ba is tataas, kaprotambay, dahil ang Bitcoin is ginawa para sa mga ganitong bagay, no? So, alam naman natin yan, no? So, sinasabi nila na ang Bitcoin is ginawa para sa mga ganitong recession. Well, makikita natin kaprotambay, no? So, expected natin kaprotambay na kapag nabasag itong swing low na to, okay? So, ang next point of interest natin is 28,300. Paano natin nakuha yan? Kaprotambay, ganun din, sinusukat lang natin. Okay, from bottom to top. Okay, swing low to swing high. So, eksakto sa 28,300 kasi yan ang 50% point of interest, good to enter and good to exit, no? So, mag-iingat kayo kaprotambay sa ngayon is nasa loob ng pinaka-ranging. Okay, nasa range ngayon ang pinaka-price ng Bitcoin na hindi naman nakaagulat kaprotambay kung aakyat ang price ng Bitcoin para i-field yung mga imbalance na yan at kunin ang liquidity sa taas. Pero sa ngayon, kaprotambay, ang 30,000 level is nagiging resistance. Kung ibababa natin sa 1-hour time frame, makikita nyo kaprotambay simula nung na-break itong 30,000 level, no? Nagkaroon ng drop, nagkaroon ng pump and dump, no? Rejected. Pump, dump, rejected. Pump, dump, rejected. Pump, dump, rejected, no? So, ilang beses tinatry, tinitest ang 30,000 level, so, nagkakaroon ng rejections, no? So, possible na itong 30,000 level, psychological level, is nag-a-act as a resistance level, no? So, mag-iingat kayo kaprotambay kung sakali man babagsak ang price ng Bitcoin is huwag kayong hahabol siya short. Okay? Ang short is sa taas, mga kaprotambay, hindi sa baba. So, huwag hahabol kasi baka madali kayo ng ng bounce back niyan, mga kaprotambay, no? So, ingat-ingat lang. Still, assured pa naman tayo sa Bitcoin, kaprotambay, at profit tayo. So, yun lang muna, no? So, wala namang ganong action dito sa price ng Bitcoin. So, gagawa na lang tayo ng video kung saaling mabibreak itong swing low natin or mabibreak itong swing high. At sa darating na July 27, 2 AM Philippine time, madaling araw to, samahan nyo ako, kaprotambay, no? So, ilalay natin ang pinaka-price ng Bitcoin sa pag-release ng pinaka-interest rate na 99% mga kaprotambay is naka-pricing na magdadagdag ng 0.50 basis point, no? So, yung nangyari sa traditional mga kaprotambay is buy on rumor, sell on news, mga kaprotambay, no? So, laging nangyayari yan sa traditional, kaprotambay. So, nakaagulat nga yung pump na yan, eh. Sobrang taas yan, pero ang price ng Bitcoin is hindi sumabay. Okay? So, yun lang muna mga kaprotambay. Hanggang dito na lang. At dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga kaprotambay natin na wala pang crypto exchange, sign up na po kayo mga kaprotambay. Yung pinaka-link is nasa video description na po. Okay mga kaprotambay, syempre, lagi niyong tatandaan na hindi tayo professional financial advisor, hindi rin tayo professional trader, isa lamang po tayong professional tambay. This is RoboCoins again. Zayn out.